Ngayon, dumako tayo sa may bayan po ng Mangaldan, mga kaibigan, mga ka-aksyon. At tinatawagan natin si Councilor Aldrin Soriano. Dahil meron pong issue ho riyan, no? Dyan po sa may Mangaldan. Nalaman ho nila na yung mga fish pen po riyan sa may Angalacan River, mga ka-aksyon, hindi ho pala legal, ha? Illegal, ha? Hindi po tama yung kwan dyan, yung ginawa, ha? Nagpatayo agad ng fish pen yung mga yan. Hindi sinabi sa gobyerno, ayun, nagkakaroon ho ng problema po ngayon, ha? So, subukan nating tawagan itong si Councilor Soriano para malaman ho natin, mga kaibigan, mga ka-aksyon, ano? Kung ano yung mga magiging update po regarding po dyan. At kung ano yung hakbang na ginagawa po, mga kaibigan, ano, nitong municipality ng Mangaldan, para matalakay ho, no, natin dito. At maging aware po yung mga listeners po natin. Karamihan sa mga listener po natin, taga Mangaldan po, mga kaibigan, mga ka-aksyon. Okay, so eto na ho, Maaksyong Umaga po, Councilor Aldrin Soriano. Live na po tayo ngayon dito sa Action Radio Pangasinan. Magandang umaga, Action Aikam. At magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa iyong programa. Opo, okay. So, Councilor Aldrin, no, nakita ko nga doon sa ipinost ninyo na may problema pala dyan sa may Angalacan River, sa bayan po ng Mangaldan, bukod sa may mga nalulunod ho riyan dahil sa lalim ho ng tubig. Napag-alaman ninyo na may mga illegal structure pala riyan? Oo, tama ka dyan, Action Aikam, no? Nalaman namin ito nung nagkaroon kami ng ocular inspection kaugnay nung isang ordinansa, no, tungkol doon sa pagbabawal na paliligo doon sa ilang bahagi ng Angalacan River, kung saan ina-identify namin kung saan yung mga malalalim na bahagi ng ilog. Tapos, nung nandun na kami sa bandang isang barangay doon, sa may barangay Palua Banda, nakita namin na medyo marami na yung mga malalaking mga fish pen na nakapatayo doon sa ilog natin. Kaya tinawag ko yung atensyon ng municipal agriculturist kasi noong linggo na yon nag-apply itong isang asosasyon ng mga fish growers sa amin sa Sangguniang Bayan para ma-accredit sila. Pero yun na nga, dahil nalaman ko na illegal yung pagpapatayo doon, ay dininay muna namin yung kanilang hinihiling, no, na ma-accredit. Kaya naman noong isumunod na linggo ay kinumpirma natin ito sa Municipal Agriculture Office at sinabi nga ng aming agriculturist na si Ma'am Merly Sally na walang rehistradong mga fish folks doon sa barangay na yon at maging yung pagpapatayo doon ay ipinagbabawal, no, doon sa bagong batas na 10654 o yung nag-amyenda sa National Fisheries Code, Action Aikam. Opo, so ibig sabihin yan, Councilor Aldrin, ano, to begin with, bawal talaga magpatayo ng anumang structure dyan sa may Angalacan River. Tama ka doon, Action Aikam. Kaya nakaka-alarma kasi dumami nung na tinawag natin yung mga membro, yung mga officers nung Angalacan Fish Growers Association. Tinanong natin sila kung kailan sila nagpatayo. Aminado yung isang fisher folk doon, Action Aikam, na December 2020 nagpatayo siya doon. Pero sabi niya, binabaklas naman daw niya pag high tide or bandang may bagyo, mga bandang July. Pero sabi namin, kahit na binabaklas mo, kung binabalik mo lang din talaga doon, ay hindi pa rin talaga pwede. Kaya yun yung napag-usapan. Ipinatawag naman natin sila, Action Aikam, no, sa Sangguniang Bayan, para marinig din yung panig nila. At noon ngang Biyernes, nagkaroon ng executive legislative meeting kasama ang aming mayor na si Mangaldan Mayor Bonifay de Vera Paraino. At magandang balita, Action Aikam, kasi sinabi mismo ni Mayor Bon na binigyan lang sila ng dalawang linggong palugit para baklasin yung kanilang mga illegal fish pen doon sa Angalacan River, Action Aikam. Sa pinakahuling bilang ninyo, Councilor, o sa bilang ninyo or ng Municipal Agriculture, ilan na yung structures, Councilor, na nakatayo dyan sa may kahabaan ng Angalacan River? Oo, kung hindi ako nagkakamali, no, may tatlo or apat na malalaking fish pen doon, no? Wala pa yung iba na maliliit na fish pen doon. Pero ang masama dito, Action Aikam, maliban doon sa fish pen, ay nagpatayo na rin ng ibang structure doon sa riverbank mismo na kumukonekta doon sa kanilang mga fish pen. Gaya ng mga kubo, ganun, kung saan nila nilalagay yung mga feeds, no? Ito, isang indication din to na nagpapakain sila ng feeds doon sa kanilang mga fish pen
bagay din na may masamang epekto doon sa kalidad ng tubig sa nasabing ilog, no? Mm-hmm. Kasi ayon sa ilang pag-aaral, actually, magkakaroon ng mga nitrate, no, doon sa tubig. Bagay naman na iniiwasan natin kasi may mga naliligo rin doon na mga kababayan natin sa Angalacan River. Kaya ito ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tubig maliban doon sa main purpose, no, na nakaharangan yung agos ng Angalacan River dahil sa mga illegal fish pen na ito, Action Ica. Opo. Okay, so Councilor Aldrin, sa ngayon Barangay Paluwa lang yung nakita ko ninyo. Oh, doon sa may bandang yon kasi yung mga nagparehistro doon ng mga miyembro, although meron naman sa Barangay Gusang, may Barangay Salaan, doon yung bulk ng mga fish pen na meron tayong nakita, no. Kasama doon sa mga ipinatawag si Kapitana Pilita Villanueva ng Barangay Paluwa, at sinabi nga niya na hindi rin sila informed na meron pala na ganung mga structure sa kanilang barangay. Kaya bagay naman na sinabi natin na maganda na nandito sila noong pinatawag sila sa Sangguniang Bayan para alam din nila na may mga ganitong structures doon sa kanilang nasasakupan. Ayun, okay. So medyo kwan lang sa barangay kasi bukan din nila namomonitor yung AOR nila o hinahayaan lang nila. Oo, action ay kami. Okay, so Councilor, you have confirmed na wala pang ganyan sa ibang barangays na sakop ng Angalacan sa bayan po ninyo, ano? Yes, doon sa may bandang Paluwa, Palangpet, tayo may mga nakita ng mga illegal fishmen. Pero sinabi natin doon sa municipal agriculture natin na kailangan nilang mag-monitor. Baka kasi hindi natin nakikita doon sa ibang bahagi kasi medyo mahaba yung Angalacan River, 10 kilometers, at 12 barangay yung nakapalibot dito. Kaya kailangan nilang i-monitor muna kung saan yung mga bahaging may mga nakapatayo na illegal fish pen sa Angalacan River, Action Ica. Mm-hmm. At kaugnay nga niyan, nais din nating i-amienda, no, yung ating municipal ordinance na ipinasa noong 2001 pa. Mm-hmm. Dahil doon sa nasabing ordinance na yun, inaalaw pa kasi noon yung pagkakaroon ng mga fish pen doon sa Angalacan River. Pero dahil nga doon sa panibagong inilabas na pag-amienda sa National Fisheries Code, yung 10654, noong 2017, kailangan na rin natin i-update yun para naman maging consistent yung national law doon sa, yung local law, doon sa national law natin, Action Ica. Ayun, okay. So, pero Councilor Aldrin, no, gusto ko lang maging malinaw para sa mga tagapakinig natin. Kasi si Action Conrad, yung kasama natin dito na taga-embarkadero, ano yung kinakabit ng iba, Action Conrad? Puluan. Puluan yung ginagawa ng iba doon sa area niya, sa embarkadero. Yung bang puluan, bawal din po ba yun? O fish pen lang ang bawal? Any structures doon sa ilog, Action Ica, no, ay ipinagbabawal. Kasi yun nga, yung isa sa mga dahilan ay nakaka-apekto ito sa daloy ng tubig, no? Lalo na ngayon, malapit na yung tag-ulan, kailangan tanggalin yung mga yon kasi pag tag-ulan, tumataas yung tubig doon sa ilog. At kung meron yung mga illegal structures na yon, ay maaaring maka-apekto pa lalo doon sa daloy ng tubig. At kung doon sa mga iba na may maliliit na fish pen or yung kulungan ba yung sabi mo doon, Action Ica? Puluan, o. Pag nagpapakain pa sila doon ng mga feeds, ay bawal din dahil magkakaroon ng epekto doon sa kalidad ng tubig. Tsaka yung siltation sa ilalim ng tubig, na-accumulate yung mga ibang feeds sa ilalim ng river. Dahil naman na nakakapag-contribute pa mismo doon sa buhangin or sa siltation ng ilog natin sa Angalacan, Action Ica. Ayun. Okay, so linawin natin, Councilor, no, para sa dumurungal tayo natin. Yung magtatapon ka ng net tapos magfishing ka, okay lang 'yon. Okay lang 'yon. Okay lang 'yon. Okay, basta ang bawal yung maglagay ka na ng istruktura doon at medyo doon na magpapalaki ng mga isda. Tama ka doon, Action Ica, kasi yun yung sinabi rin ni Councilor Joseph Serra na kung nagpalagay ka na doon ng isang fish pen, ay dinadamutan mo na yung ibang mga maliliit na mangingisda doon kasi nagkakaroon ng competition, di ba, doon sa mga isda, doon din sa location, sa ilog. Kaya isa rin yun sa mga dahilan kung bakit bawal din yun. Kasi maraming nangingisda doon sa ilog natin, sa Angalacan River. Kasi iba-ibang isda rin meron doon. May mga tilapia, ganun. Mm-hmm. Minsan may bangus pa nga daw doon. Kaya yun yung dahilan din. Tama ka doon, Action Ica. Kasi
maaaring madamutan yung ibang mga maliliit na mangingisda na kabalayan na doon kumukuha ng kanilang iluluto sa kanilang hapag. Ayun. Okay, so Councilor, no, kanina yung nabanggit ko ninyo, along with the meeting with the Mayor Bonaparay, no, binigyan niya ng 2 weeks na palugit yung mga yan. So anong susunod po na gagawin nitong grupo nitong mga mangingisda? Umangal ba sila or ano anong solution na ipipresent po para walang compromise doon sa batas at masayang lahat? Oo, tama ka doon actually, Ikam. Kasi sabi ni Mayor Bona kasi mayroon pang mga laman yung mga fish pen, kaya bibigyan sila ng hanggang 2 weeks para maangkat yung mga isda na nandoon sa fish pen, para naman hindi lugi yung mga namuhunan doon sa mga fish pen na yon. At tama ka doon na ito ay doon sa meeting din namin inimbitahan yung mga fisher folks ng sa Angalacan River. Sinabi natin sa kanila na meron silang 2 linggong palugit. Nung tinanong nga natin sila kung informed ba sila doon, yung iba sabi hindi nila talaga alam na may 2 weeks silang pagitan. Humihingi sila ng extension na hanggang July, pero yun nga, inapag-usapan din sa meeting namin nila Mayor Bona na 2 weeks lang yung binigay sa kanilang palugit. At sinabihan din namin doon sa meeting, dahil andoon ang agriculturist, na kailangan i-implement yung batas at kailangan nila i-monitor ng mahigpit yun. Kasi may mga ibang allegations eh, action na hikam, sabi nila. May mga galing BFAR na pumayag daw sa ganong setup. Pero sabi namin, baka naman hindi tao talaga yun ang BFAR. Kaya pinapa-confirm din namin kay agriculturist Merly Sally yung mga ganoong allegations, action na hikam. Ayan, okay. So at least maliwanag na ho yan. So from then on, pagkatanggal niya mga structure na yan, magtatalaga ba kayo ng bantay diyan? O anong utos ni Mayor Paraino diyan, Councilor? Oo, tama ka dun, Action Icam, no? Kaugnay nga nito, dahil sa nangyari din, masihigpitan natin yung pagbabantay sa Angalacan River at maging dun sa ibang mga river natin sa Mangaldan. At yun nga ay ilalagay natin dun sa pag-amienda at pagbuo ng Mangaldan Fisheries Code of 2023, kung saan hihigpitan natin yung pagbabantay ng mga ilog natin. At tama ka doon na after nga nito, pag natanggal na yung mga structures doon, ay pwede naman yung mga kabaluyan natin ng mangisda doon. Pero kailangan yung traditional way lang, yung pagbibingwit at yung pag-ano ng mga fishnet ay pwede naman doon sa Angalacan River Action Hike. Ayan, okay. Sige, Councilor Aldrin, no? Yamang nandito na rin tayo sa panayam na ito, samantalin ko na rin yung pagkakataon. Kamusta naman yung ordinansa mo ngayon, Councilor, regarding sa may pagbabawal o pagre-regulate ng pagligo sa Angalacan River? Napirmahan na ba o kamusta na? Oo, tama. Maraming salamat sa pagtanong, Action Hikam. Nung Biyernes, nung session namin, naipasa na siya sa ikatlo at panghuling pagbasa. Kaya ngayon, piniprint na yung final version doon. At ito ay handa ng pirmahan ng mga opisyal natin sa Mangaldan bago i-transmit sa ating provincial board sa Sangguniang Panlalawigan para naman sa kanilang review. At alam mo, maganda yung update doon, na Action Hikam, kasi nung nagkaroon ng public hearing, maraming mga suggestions din, maging yung mga nasa education sector, na sabi nila, dapat hindi rin pwede yung mga estudyante na nasa paligid ng Angalacan River during school hours. Dun. Kasi baka matempt silang maligo, sabi. Kung mapapansin mo, karamihan mga estudyante talaga yung mga nabibiktima ng pagkalunod doon sa Angalacan River. Kaya isinama natin yun na provision doon sa ordinansa natin, no? Yung pagbabawal naman sa mga estudyante during school hours na nandoon sa vicinity ng Angalacan River. At pangalawa, yun nga, yung mga bawal doon, yung bawal yung paliligo ng mga nakainom, bawal din yung paliligo doon sa may mga red marks or red flags, no? Kasi yung mga red flags, Action Hikam, yun yung indication o pagpapakita na yung bahagi na yun ng Angalacan River ay yun yung mga malalalim na bahagi. At meron din doon yung oras lamang ng paliligo sa Angalacan River ay sinet na rin natin from 7 a.m. to 5 p.m. At maging doon sa task force Angalacan River sa bawat barangay ay meron din. Ibig sabihin, yung mga barangay ay meron silang accountability at responsibility naman na bantayan yung kanilang nasasakupan even beyond 7 a.m. to 5 p.m. ng hapon. Kasi karamihan, yung gabi or hapon, alas 6 sila namumunta sa, pumupunta sa ilog para maligo o mag-swimming, no? Kaya yun yung isa sa mga provision na isinama natin
sa ating ordinance sa Action ICAM. Opo. So ang timeline, Councilor Aldrin, ng estimate, mga kailan matatalakay yan? Sanggol niya ang panalawigan ng Pangasinan? Oh, tama ka dyan, Action ICAM. This week, bago mag-Biyernes, plano namin isubmit na lahat yung ordinansa sa sanggunian palalawigan para by next week, makita na nila ito at ma-review. At hopefully by end of May, ay maipasa na natin ito sa sanggunian palalawigan. Para naman pagdating ng mga tag-ulan, ganun, or pag itong mga rainy season ay mas maipatupad na. Or maipatupad na natin yung nasabing ordinansa. Ayun, okay. So at least maganda yung timeline no na inihanda niyo para diyan sa ordinansa niya. Councilor Aldrin, sorry ano, busy kang nalang ko. Pero samantalin ko na rin ito, Councilor, yung mga kamusta naman yung mga farmers natin diyan na kumuhugot ng tubig diyan sa may Alacan River for their irrigation? Kasi alam naman natin may probability, mataas yung probability ng El Nino pagdating ng June, July, August, and by October maranasan natin yung epekto ho niyan. Tama ka dyan. Alam mo, dito nga, maganda dito kasi yung Alacan River, yung mga nakapalibot doon na barangay, mga agricultural barangay din yon. Ibig sabihin, may mga pananim doon ng mga palay at iba pa. Halimbawa, sa Makayog, may mga kalamansi doon na farms. So, ibig sabihin, merong in-install din doon pala, Action ICAM, yung municipal agricultures natin ng mga facility. Halimbawa, yung solar-powered pumps, water system, no? Water system doon na kinukuha yung source sa Alacan River at yun yung dinadaloy ng tubig doon naman sa mga kalapit na barangay sa Alacan River. So, yun yung ilan sa mga bagay naman na ginagamitan natin ng tubig na nanggagaling sa Alacan River. Bagay na malaking tulong para doon sa mga farmers natin, lalo na tama ka dyan, ay palapit na nga yung ganito, yung dry season, ano yung El Nino, no? Kaya yun, nakita natin yun na solution din dito sa Mangaldan. Okay, say Councilor Arden, last na lang, no? Baka meron kayong nais na iparating pa o patalastas sa mga listeners natin na taga Mangaldan, Councilor, pasuyo? Nako, maraming salamat. Unang-una, nagpapasalamat ako sa iyo, Action ICAM, sa pag-imbita sa akin at pagbigay ng pagkakataon na maipahagi yung balita na ito para sa ating mga tagapakinig dito sa inyong programa. At syempre, nais nating tiyakin, no, na poprotektahan natin yung kalikasan, bibigyan natin ng proteksyon yung Alacan River dahil marami ang umaasa sa ilog na ito. Maliban doon sa mga mangingisda, gaya ng nasabi mo, yung mga farmers umaasa rin dito sa tubig nito. Kung pababayaan lamang po natin yung ilang mga malalaking negosyante or yung mga negosyante na nagpapatayo ng fish pen doon sa Alacan River, ay dinadamutan natin, no, yung ibang mga mangingisda na umaasa rin ng kanilang makakain doon sa Alacan River. Maliban doon sa pagpangangalaga ng ilog, nagkakaroon din kasi ng masansang na amoy doon sa paligid niya. Bagay na makakaapekto doon sa mga dumadaan sa kalsada doon malapit sa ilog. Kaya nandito ang sanggunian bayan at ang lokal na pamahalaan ng Mangaldan na binabantayan yung Alacan River para matiyak na ito ay magbibigay ng kabuhayan din sa ilang mga maliliit na Mangaldenyo. At syempre, nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga nagbigay ng kanilang suporta doon sa Alacan River Swimming Regulation Ordinance natin, kung saan naipasa na nga natin ito sa pangatlo at panghuling pagbasa. At yung inaasahan na sa katapusan ng Mayo ay ma-aprubahan na ito ng sanggunian palalawigan para naman ma-implement na. Dahil nais natin na mabigyan din ng protection at mabantayan yung mga kababayan na maliligo doon sa Alacan River para hindi na ulit magkaroon pa ng kaso ng pagkalunod sa Alacan River. Kaya muli, maraming salamat, Action ICAM, at sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Okay, maraming salamat, Councilor Aldrin Soriano. Mabuhay kayo at ingat kayo sa may bayan ng Mangaldan. Alright. Maraming salamat po. Maraming salamat. Ayan po, mga kaibigan, mga ka-Action, si Councilor Aldrin Soriano ng bayan ho ng Mangaldan. Regarding ho riyan, nasa nakita nilang problema sa may ilog, Action Conrad. Yung mga fish traps pala, yan, okay lang yun. Yung binabanggit mo ba yung puluan fish traps yun? Yung fish trap, okay lang daw. Oo. Pero kung maglalagay ka na dyan ng, kuan, maglalagay ka na dyan ng structure, tapos papatayuan mo na ng, ano,
tapos doon mo nang papakainin para laki yung isda, ay yun ang problema. Medyo question mark yun. Ha? Pero kung yung puluan na sinabi mo, may fish trap na tatawagan tayo, no province, di ba? No province. Okay lang yun. Walang kaso doon, Action Conrad. No? Okay, sige. Ito